Hello! Good afternoon! Ito na naman po ulit tayo, Ebiang Kitchen. At ngayon po ay magluluto tayo ng paksiw na lechon manok. So, kakaiba po siya kasi lechon manok po ang gagamitin natin. So, ito po ang ating mga kakailanganin sa pagluto ng lechon paksiw na manok. Sa pagluto po ng paksiw na lechon manok, ito po. Bumili ako ng isang buong lechong manok. So, yan po ang ating gagamitin. Luto na po siya, kaya hindi po siya matagal lutuin. Gagamit po tayo ng sibuyas. Ayan. Ng bawang. Ng nor cubes. Gagamit po tayo ng bay leaf. Liver spread. Pure foods po ang gamit ko kasi wala na pong reno available. Gagamitin po tayo ng paminta, oil, at ito po, yung all-purpose sauce ni Mang Tomas, sarsa ng lechon. Gagamitin po tayo ng konting toyo. Yan po ang ating mga kakailanganin sa pagluto ng ating paksiw na lechon manok. Tara po, umpisahan na natin ang pagluluto. Yan, nagpainit na po ako ng aking kaserola. Lagyan po natin siya ng konting mantika. Ngayon, lalagyan na po natin ang ating bawang. Yan, gisa lang po natin yung ating bawang. Yung mga mahilig po sa lechon paksiw, ngayon po ang gagawin natin ay lechon paksiw ng manok. Lagay na rin po natin yung ating sibuyas. Yan, marami po akong bawang maglagay. Gisa lang po natin yung ating sibuyas at bawang. Dali lang pong lutuin ang ating lechon paksiw. Okay na po yung ating bawang at sibuyas. Lagay na po natin yung ating lechon manok. So, hiniwa ko lang po yung isang buong manok. Yan, lagay na po natin siya. Lagyan po natin siya ng bahagyan toyo. Konti lang po para hindi maalat. Lagyan din po natin siya ng paminta. Lagyan na po natin yung ating bay leaf at yung ating nor cubes. Ngayon po yung ating salsa ni Mang Tomas. So medyo maano po siya, malapot. Yan po. Pwede nyo pong ubusin nyo isang ganito para sakto-sakto lang po sa salt niya.
Nilalagyan ko po siya ng bahagyang tubig para po masimot yung nasa loob ng bote. Na magsisilbing sabaw din po niya. Ayan. Pasalagay na po rin natin yung ating liver spread. Hindi po siya matagal lutuin, gawa na luto na po yung ating manok. Salagayin po natin siya ng liver spread. Ayan po din po siya ng isang teaspoon na suka. Nakalimutan ko pong sabihin sa inyo. Ayan. Konti lang po. Tapos huwag niyo po siyang haluin. Hayaan niyo lang siya. Kasi naglagay po tayo ng konting suka. So, leave lang po natin siya ng mga 3 minutes. So, yan po. After 3 minutes, okay na po yung ating lechon paksiw. So, maglalagay lang po ako ng konting asukal. Yan. Haluin lang po natin siya. Napakabango po. Napakasarap ng ating lechon. Yan yung mahilig po sa mga lechon paksiw. Pwede nyo pong gawin yan sa manok. Kasi mahirap din po pag laging baboy, nakaka-high blood. Mahilig po ako sa lechon paksiw, kaya naisipan ko po itong gawing lechon paksiw na manok. Kaya paksiw na lechon manok po ang aking niluto ngayon. Kakaiba po. Pero lagi ko pong niluluto ito. Ayan. Okay na po siya. Napakabilis lang lutuin. Napakasarap. Okay na po siya. At lipat na lang po natin siya sa isang lagayan. Ang bango. Ang mga mahilig sa paksiw na lechon. Ayan po. Napakadali lang lutuin. Okay na po siya. Lilipat ko na lang po siya sa isang lagayan. Po ang ating paksiw na lechong manok. Tara po, atikman po natin ang ating nilutong lechong paksiw na manok. Tikman po natin. Ayan. Napakasarap po. Yung mga mahilig po sa lechon, ito na po ang pagkakataon. Hindi po nakaka-high blood siya kasi po manok ang ginamit ko. Ayan, tikman po natin. Napakasarap. Sarap. Tama-tama lang po yung sarsa niya. Sigurado po. Magugustuhan po ito ng pamilya niya. Kaya subukan niyo po. Paksiw na lechong manok. Napakasarap. Sure na sure po ako. Magugustuhan po at hindi po nakaka-high blood kasi po lechon manok ang ginamit ko. Ganun din po ang lasa niya para din po kayong kumain na lechon. Good for the health pa po. So, marami pong salamat. Hanggang sa muli, pakisubscribe na lang po ang aking YouTube channel, Ebiang Rodriguez. Maraming salamat!